O ngayong umaga, nandito nga pala ako sa Superstore Wholesale sa 149 Street, Edmonton. Namili nga pala ako ng mga kailangan ko dito sa pagbe-bake, gaya ng sugar, tapos pan-coating, pati yung oil. Pero meron pa akong flour, kaya hindi na ako namili. At bumili na rin tayo ng bread box or donut box. Kasi dati, ang ginagamit ko plastic, ang kasya lang 6 na piraso. Ngayon, siguro mga 9 or 12 pieces na bread ang kasya rito. O, nakatipid tayo dito ng mga $3 sa sugar, no? Sa regular superstore to, mga $13 o $14, eh dito, $10 lang. 10 kilo na sugar na to. Konti lang naman ang pinamili natin. Ito, wax paper, tatlong cheese, yam box, sugar, at oil. Pati yung pan coating. At ito, medyo fast forward na tayo nito. Nandito na tayo sa bahay. Nagluluto na ako ng ano ito, chicken asado. Palaman natin to sa ano, toasted siopaw o yung pandi siopaw. O after ko maluto yung ano, yung peelings ng pandi siopaw, syempre ilalagay natin sa fridge yung para mag-cool down. Tapos sinunod ko na tong pastry cream kasi after nito, lilinisin ko yung dough divider. Medyo challenging nga lang tong paglilinis ng dough divider. Hindi kasi kagaya ng ano to, yung de-electric, nababaklas mismo yung ano, yung makina. Pwede mo siyang hugasan o pwede mo siyang sprayan or vacuumin. Eto hindi, mano-mano talagang pati kasi yung singitan na binabrush natin para mawala yung mga, parang yung mga maliliit na dough. Kaya-kaya naman natin linisin to kasi sa barko at dito sa bakery dito sa Spruce Grove, gato yung nililinis ko rin. So ngayon, ang itsura ng dumi niya parang mga breadcrumbs na. So ang discarded talaga dito sa dough divider, bawat gamit mo, lilinisin mo para hindi mag-stay yung mga maliliit na dough. Tapos ang discarded rito, puro dry cleaning, huwag mo siyang hugasan ng tubig kasi kaakalawangin to. Yung gagawin ko nga palang tinapay, isang masa lang. Ano lang to eh, breaking namin oh, yung after church, syempre may konting kainan. So, isasama ko to sa aming breaking. At ito, tapos tayo maglinis. So, after nito, magmamasa na kagad tayo. So, share ko nga lang pala, yung dough mixer ko, nakakadalawang taon na sa akin to. So, nabili ko to sa Stony Plain sa halagang 1,200. Bagong-bago. Sabi nga ng mag-asawa na binilhan ko nito, twice lang nila nagamit. Yung doon na gagamitin ko nga pala, isang masa lang to. So, nandiyan na yung pandisopaw, pandisal. Pwede na rin yung simada, pero hindi ko na magagawa dahil kapos na tayo sa oras. So, yung mga madadrilling yung ginawa ko dahil mag-i-skip pa tayo after nito. Dahil hindi naman to pambenta, kaya hindi mo tayo kikita. So, next time, gagawa na tayo ng pangbenta. At syempre, hindi nilang puro insimada, pandikoko or Spanish bread. Iba-iba, mga may savory na tayo ngayon. So ngayon, kumbaga, practice muna. Alam nyo ba, itong Korean bread, matagal na sana nire-request na mga brethren dun sa church namin. Pero ngayon, gagawin na natin at dinagdagan pa natin. Dinagdagan pa natin ng croquette, pandikoko, ay, pandisopaw at itong deep-fried siopaw. Tapos may croquette. Tapos may plain ano tayo, may plain dough. Yung sobra, niligan ko lang ng kulay. Tapos nirevise natin yung sobrang peeling sa pandisopaw. Niligan natin ng carrots, beans at patatas para maging ato, empanada. So ito ngayon, nilagyan natin ng peelings yung cream cheese, itong Korean bread. At yung egg wash natin, may parsley to at durug, pinong-pinong bawang, durug tulohino. Pinong-pinong bawang. Tapos after yung pagkaluto, ang bango guys, ang bango. Sa barko, may ginagawa kami nga danish ang peelings, cream cheese with peach. Ito yung kahawig nito. Ito naman yung plain ano natin na plain dough na may konting konting kulay, konti eh, no. So yan, ginawa ko ng empanada style. So ito yon. So lahat to dadali natin sa church. At sana magustuhan nila.